Umayap siya, oh. Ako'y minamalat.
dahil kung hindi sa inyong lahat at kay Inday Sara wala pong Andrew E. Banyo Queen! Sino ang pinakamahingan?
buhok ko. Plastic na naman ang buhok ni Inday. Diyan na lang ah. Diyan na sa akin. Saan? Ilo! Ilo! Sorry kami! Yan ang narinig ni Andrew. Napakasarap pakinggan na nagkakanta ang kayong lahat. Napakatamis po sa aking puso. Kaya mga kaibigan, buksan ninyo ang inyong mga ilaw at susubliyan ko kayo ng pagpapakilala sa isang taong kaninang kanina niyo pa hinihintay. Wow! Ang daming babaeng nahalal bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Siya po ang kinaguriang top performing mayor sa buong Pilipinas. Siya po ang kakilala ng Davao City. At ang susunod natin inuluklok bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Iloilo, welcome Inday Sara Duterte! Richard, sa harapan namin. Ating mga congressman. Ano? Si Kong, Garin, sa harapan namin. Vice mayors, mga konsehal. Richard, Garin. Sa mga board members, barangay captain, at mga barangay kagawad, at ating mga barangay leaders. Maraming salamat sa kanila dahil tinulungan nila kami para makasama kayo ngayong gabi. Iloilo, maraming salamat. Senator Gibo Teodoro at
ating botohan. Senator Bistek tayo sa Senado. Senator Herbert Bautista. Senator Herbert Bautista. Ang aming Senator Spokes ng Bayan, Action Man ng Senado, Senator Harry Roque. Senator Harry Roque. Ang aming Senator Lodi nating lahat. Senator Loren Ligarda. Senator Loren Ligarda. Ang susunod, ang senador sa tunay na pagbabago, pumili ng bago na hindi bobo. Larry Gadon! Senator Larry Gadon. Ang senator sa utol, ang senator utol mo sa Senado, Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla, iboto ang senador trabahador nyo sa Senado, Senator Mick Subiri. Boto hashtag magtulungan Senator Gringo Hunasan. Senator Gringo Hunasan. Yan po ang mga senator natin na nagsasabi meron silang lakas na gumawa ng batas para sa ating bansa. Kung buboto po kayo ng unity ng Marcos at Duterte, pakiusap namin, iboto nyo ang unity Senators. Mga kababayan, umikot po kami sa buong bansa. Nakampanya kami ng tatlong bagay na kailangan tutukan ng ating gobyerno. Una po, trabaho. May bakuna, may mask, may molnupiravir. Dapat hindi nila lockdown ang mga trabaho ng ating mga kababayan. Pangalawa, legalidad na edukasyon. Dapat world class ang standard ng edukasyon ng ating mga anak dahil yan ang sandigan ng magandang kinabukasan. Pangatlo, mapayapang pamumuhay para sa ating lahat. Nangampanya kami ng dalawang mensahe para sa inyong lahat. May advokasya kami sa pagkakaisa natin. Sinasabi namin na kapag kami ang inyong pinili na mga leaders, Marcos Duterte, ay dadalhin namin sa tuloy-tuloy na pagbubukas ang ating bansa, pagbangon mula sa pandemya nang wala pong gulay ng politika. Nangampanya kami na kapayapaan. Sinasabi namin, itutuloy natin ang mga build projects ni Pangulong Duterte na mga infrastructure projects na nagdadala ng peace and development sa mga lugar kung saan sila ginagawa. At ituloy ang programa kontra kriminalidad ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan po ang inampanya namin, inikot namin for 90 days sa inyong lahat at sa buong bansa. Bakit po ako buboto kay Bongbong Marcos as president? Alam niyo po, April 2017, mayor po ako ng siyudad ng Davao. Hindi pa po ako dalawang buwan na nanganak sa aking bunsong anak, pangatlo kong anak, wala pang dalawang buwan. April 28, nagising kami lahat sa Davao City na nasusunog ang box plant ng isang kumpanya doon sa Davao City. Sinunog ng mga salot sa bayan, sinunog ng grupo na gustong ipabagsak ang gobyerno natin. Para sila makatakas, nag-iwan sila ng bomba. Pagsabog ng bomba, namatay ang isang lalaki. Yung lalaki na yon ay nagmamaneho ng kanyang motor. Dala-dala niya sa likod ang mga isda na ibibenta
Panginoon sa looban ng mga barangay namin. Pagdating ko doon, sinabihan ako si Larry, ang pangalan niya, tinamaan siya ng bomba. Sinabi ko, nasaan siya? Sabi nila sa akin, dinala sa hospital. Pumunta ako sa hospital, hinanap ko si Larry sa emergency room. Nandoon siya, tinutulungan ng mga doktor, ng mga nurses. Nag-aagaw buhay. Sinabi ko sa mga nurses, sino ang kasama ng pasyente? Sabi nila sa akin, dumating siya dito mag-isa. Hinatid lang siya ng mga rescue at iniwan sa amin. Sabi ko, nasaan ang cellphone ni Larry? Binigay nila sa akin ang cellphone niya. Kailangan ko tumawag ng kanyang asawa o relative, hindi ko alam kung sino. Binasa ko ang cellphone niya. Hinahanap ko doon kung sino ang pwedeng tawagan. Nakita ko doon pinakaunang mensahe sa mga sent messages niya. Nakalagay doon, I love you. Happy anniversary ng araw na yon. Doon ako, asawa ngayon. Tinawagan ko, sabi ko, ikaw ba ang asawa ni Larry? Sabi niya, oo, ako. Sabi ko, kailangan mong maghanda dahil ipapasundo ka namin. Kailangan mong pumunta dito sa hospital dahil tinamaan siya ng bomba. 3 days after, namatay si Larry. As a mayor, pag ikaw namamatayan ng ganyan, hindi mo yan makakalimutan. Every time na tumitingin ako sa mga anak ko, nakikita ko ang anak ni Larry. Mga bata na nawalan ng tatay dahil sa mga grupo, mga tao na gustong ipabagsak ang gobyerno. Anong koneksyon ni Larry kay Bongbong Marcos? Sa kampanyang ito, hindi si Bongbong Marcos nakipag-usap sa mga grupo na gustong ipabagsak ang gobyerno. Sa kampanyang ito, hindi siya nakipagsundo sa mga tao o mga grupo na sumusuporta sa mga grupo na gusto ipabagsak ang gobyerno. Yan si Bongbong Marcos. Hindi niya yan ginawa para lang manalo siya. Yan si Bongbong Marcos. Iboto niyo. Sleep with the enemies of the state. Never. Ako po si Sara Duterte. Hindi ako ang pinakamatalino o pinakamagaling na kandidato. Ako ang pinakamaganda. Totoo yan. Wala tayong argumento dyan. Pero walang makakatalo sa akin sa tibay ng puso ko. Yes! Lalo na sa paggawa ng mga mahihirap na desisyon para sa aking trabaho at para sa bayan. Ang Davao City po, pang-apat, fourth most competitive city sa buong bansa. Pang-walo kami
2022, wala na kaming utang ng gobyerno doon. Best City Police Office. Sa apat na taon, natapos namin ang insurgency. Insurgency free ang Davao City sa pagtatapos ng ating termino. Yay! Yay! Ang mga tao doon, ang mga Davaoenyo, nakakapagbenta ng isda na hindi na sila takot na mayroong sumabog na bomba o mayroong gumawa ng masama sa kanila. Yan po ang unity namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Ang aming pong pamilya, ang pamilya Duterte, ay merong malaking utang na loob sa buong sambayanan. Ang aking pong great-grandfather ay mayor ng Liloan, Leyte. Ang aking pong lolo ay dating mayor ng Danao, Cebu, na naging governor ng undivided Davao Region. Ang aking ama, si Pangulong Duterte. Ang pagmamahal at suporta ninyo at tiwala ninyo simula noon hanggang ngayon ay utang na loob namin sa inyong lahat. Kaya po, ang aming pamilya ay merong pangako. At ako yon, kasama ang aking pangako sa inyong lahat, na gagawin ko ang lahat sa aking trabaho upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Yay! Mga kababayan, ako po si Sara Duterte. Humihingi po ako ng tulong at suporta ninyo pagka Vice Presidente ng ating bansa. Come on.